Bakit Honda PCX-160 pa rin yung kukunin nating motor ngayong 2024? So ito po yung CBS variant. Pag sinabi naman natin CBS, naka-combi brake system, alamin natin yung updated price sa ka-installment. Bigyan na rin. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito tayo ngayon sa Desmart Corporation, Magsaysay Avenue, General Santos City. Ayan, napakarami po nila dito ang Honda Automatic Motorcycle. Dito po muna tayo sa Honda PCX-160. So ito po yung CBS variant. Pag sinabi naman natin CBS, naka-combi brake system. Dito po sa braking system niya. Alamin natin yung updated price sa ka-installment. Bigyan na rin natin ng quick review. Bakit Honda PCX-160 pa rin yung kukunin nating motor ngayong 2024? Ako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa Desmart Corporation, Magsaysay Avenue, General Santos City. CBS, brake system, spot cast, 130,900 pesos. Na po yung spot cast nila, 130,900 pesos. So sa installment, down payment, yan, minimum down payment ay 12,000. Sa 6 months na installment ay 23,125. Sa 12 months, 1 year ay 12,495. Sa 18 months naman, 9,095 pesos. Sa 2 years, 24 months ay 7,495. Sa 30 months, 6,535. And then sa 3 years, 36 months ay 5,865. So, kung maga po tayo magbayad, rebates pa yan ng 200 pesos. Ayan o, 200 pesos monthly rebate. Sa mga freebies, free helmet, jersey, TPL insurance, at 3 years LTO registration. So, free na po yan, 3 years LTO registration. Para dito sa Honda PCX-160 CBS. Focus muna po tayo dito sa Honda PCX-160 na non-ABS. Pero naka-CBS po ito. Isa po ito sa pinakamabintang motor ni Honda pagdating sa mga maxi scooter, pang malakas ang automatic motorcycle. Naka-160cc, naka-4 valve, 4-stroke, single overhead cam, at ang cooling system po nito mga idol ay liquid-cooled. So kahit ilong distance natin tong motor na to, hindi po talaga mag-overheat yung makina natin kasi naka-liquid-cooled na po yan. Yan. Dito po muna tayo sa bandang harapan. Pad po ng dark smoke windshield niya mga idol. Ayan po, napaka-iligan talaga ng motor na to. Ganda talaga ng pagkakadesign niya dito mga idol. Ayan po. So dito naman po yung signal light at ito naman po yung DRL niya, daytime running lights. Talagang napaka-forma ng ano niya, daytime running lights, lalo na kapag gabi. Maganda po sa headlight nito mga idol, naka-LED na rin po ito lahat. Napakaliwanag po nito sa gabi, energy efficient, tapos hindi basta-basta napupundi. Matagal bago mapalitan, basta naka-LED yung motor nyo. So, ito naman po yung pormahan niya dito sa side. Napaka-futuristic ng design niya. Ayan o. Ganda ng pagkaka-design talaga. Kasi hindi mo makikita yung grab bar niya dito. So ito po yung pearl white. So, dito naman po sa front fender niya. Napakalapad. Tapos ganda rin ng pagkaka-design niya. Front suspension niya. Napakalaki. Wala tayong problema dyan. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka-hydraulic disc brake, naka-dual path piston caliper, at maganda pa dito, naka-CBS, combi brake system. Pag nag-brake po tayo sa harapan, masabay po yung sa likuran. Napaka-smooth lang po nito i-brake. Ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 110x70, and then 14 inches po yung laki ng mugs niya. Ganda rin pala ng design ng ano niya, mugs. Ayan po. Ito naman po yung design ng tire niya, naka-street tire. Ganda oh. Napakalapad. Dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Pag tiningnan natin pa side, grabe, napakatulis. Ganda ng pagkakatabas ng tail light niya dito mga idol. Ayan po, paikis po yan. Ganda pa dito sa tail light at brake light niya. Lahat po dito naka-LED na. At dito naman po yung signal light natin. So hindi po siya nakakabit dito. Ganda para sa akin kasi dito pa siya nakakabit. Iwas sagi. Sa ito sa gustong-gusto ko talaga na makuha itong PCX-160. Kahit itong CBS lang sana. So ito naman po yung back fender niya.
Napakaganda ng pagkakadesign. Tapos napakalapad. Salong-salong lahat ng dumi. Dating naman po sa muffler niya, ganda rin ng pagkakadesign. Bilog po yung design niya dito. Tapos meron po siyang heat guard na plastic. Sa suspension po nito sa likuran, naka-dual shock po ito. Ayan, naka-dual shock po yan. Sa braking system naman, naka-hydraulic disc brake, naka-single path piston caliper. Ito po yung radiator niya, nilalagyan po yan ng coolant. Naka-liquid cooled po kasi ito. Ito naman po yung airbox, ito naman po yung CVT. Ayan, dito naman po tayo sa handlebar niya. Naka-stainless po siya, hindi naka-naked type. Sa left side, nandito po yung high beam, low beam, horn, turn signal light. At sa right side naman po, yung kill switch, hazard switch, at electric start. So wala na rin po itong kickstart assist. Ang ganda po talaga ng instrument panel gauge niya. Naka-digital na rin po ito lahat. Ganda. Okay na okay po talaga yung pormahan nitong Honda PCX160. Napaka-detalyado niyan mga idol. Sa ignition naman po nito, naka-keyless na rin po pala ito. Itong naka-CBS. Ito naman po yung sa fuel at ito naman po yung sa upuan. So dito na po tayo nag-gagas. Binubuksan lang po yan. Ipindutin nyo lang po ito. So ito yung sa upuan. Buksan natin yung sa upuan. So, hindi yan babagsak mga idol. Ayan, no? Hindi yan sa bumabagsak. Ito po yung design niya. Yan, palalim. Grabe o, oh, napakalapad. Grabe o, oh, laki. Laki ng compartment mga idol. Tapos dito, napakalinis tingnan. Wow. Pagdating sa upuan, nakatutun po ito. Dito yung sa backride natin. Ito naman yung sa driver natin. Magaspang po siya na ano, malagkit. Okay na okay po ito mga idol. Tapos napakalambot din. Dito naman po tayo sa handling. Yan, sa handling po nito. Sus, napakadali lang talaga yung maneuver mga idol. Yan o, napaka-relax lang talaga. Tapos may stretch mo rin yung paa mo dito. Yan o. So ito yung pormahan niya pag nakasakay na po kayo. Napaka-elegant. Easy to maneuver lang. So ayan, bakit naman Honda PCX160 yung kukunin natin na hindi ABS, CBS lang. So pagdating kasi sa CBS, okay na okay din yung presyo niya. 130,900 pesos. Naka-combi brake na yan. Para sa akin, yung riding comfort, tapos yung elegant, special features nito, napakaganda. So mga idol, pwede rin po pala kayo dito mag-charge ng cellphone. Post lang natin to, tapos bubukas na po yan. Ayan, pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone mga idol. Ayan, napakalapad po. Pwede po kayong ipasok dyan yung cellphone natin. Yan o. Parang wala lang. Ganda no? Ayan, mga special features nito. Signal light, DRL, headlight. Lahat po ito naka-LED na. Wala ka na makikita dito ang halogen bulb. Sa braking system po, naka-combi brake po ito. Napaka-smooth po niyan i-brake. At tubeless. Maganda pa dyan itong handlebar niya. Naka-stainless and then naka-naked type. And then yung instrument panel gauge, naka-fully digital na rin po ito. Yan, napakaganda niyan mga idol. With hazard switch. And then ito naman po yung idling system nila. At hazard switch, electric start. Dito na rin po tayo nagkakarga ng ating fuel, ng ating gas dito po sa bandang unahan. So napaka-convenient po niyan. And then sa upuan, underseat compartment. Napakaluwag po ng underseat compartment niya. Okay na okay po talaga. Pag PCX yung kinuha nyo. Talaga yung gusto kong kulay, itong pearl white. Napaka-futuristic, tapos napaka-elegant talaga ng pormahan niya. So ayan mga idol, kung kukuha po kayo ng motor na to, available po ito dito sa Dismart Corporation, Magsaysay Avenue, General Santos City. Spot cash 130,000, sa 3 years, 5,865. So okay na po ito. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin ng motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Ride safe po tayo palagi, Chris Ride Moto Vlog, peace yo!